OFW, ano nga ba ginagawa natin dito? Bakit kailangan nating lumabas o umalis ng bansa natin para lang magpakahirap dito sa ibang bansa? Well, andito tayo para ano? Para masupport yung needs ng family natin. And especially pag may pamilya ka, let's say may mga anak ka, marami kang mga pinapaaran, yung ganito mo, yung family mo talaga, yung nanay tsaka tatay mo, ikaw pa rin yung nagsusupport sa kanila, which is true enough sa ating mga Pilipino na hindi lang yung pamilya natin yung tinutulungan natin, kundi even outside dun sa family natin, tayo pa rin yung nagsusupport sa mga needs nila, which is true. I think ayun na yung kultura ng Pilipino, ang tumulong hindi lang sa pamilya nila, kundi pati na rin sa ibang, let's say, relatives nila. And okay, magpo-focus tayo sa isang sa ating mga OFW. And ayun nga, andito tayo to provide the needs of our family. And I think that's fair enough to understand why we're doing this, why we're here in Hong Kong. And I think that's true. Okay. Watch the video after this and I'll be back later. All right. Kung walang gusto yung asawa mo. Kasi kung hindi ng dalawa po, kaya lang gusto po ng anong action, kung anong po pwede. So, ito po ba, hindi po po natin ito pwede nung makontak yung ano niya, para kayong po ng ano niya, yung ginagawa niya. Hindi po kami nag-aaral dito sa ano. Dito sa amin. So, hindi po lang siya kung anong po ito, ano, kaya lang sa likad yan sa ano nila rin yung sabihin? Okay, pa-complain. Para patalagin mo niya, uwag. Hindi naman mo kasi wala naman kasi yung kaso yung ano dyan. Hindi naman ipapatalagin yung ano. Pero dapat ang point ko dyan is kayang-kaya mo dapat i-enjoy from the side ng asawa mo. Kasi kung sa Philippines mo ipapal yan, kakasuhan mo silang dalawa. Pero kung dito, kukuha ka ng abogado dito, timbangin mo ko sa ano mas gusto mong ano, gawin. Dito naman po, kasi may nagtrabaho po. Ang hirap po umuwi. Pan-travel pa po, hirap yung balik po. Hindi yung anak ko, hindi ka po. Hindi ka po. Saka ko lang dito yung babae na yan siya upo. Hindi ba rin naman siya makakasuhan sa Philippines? Kung kasuhan mo siya sa Philippines, hindi rin naman siya makakasuhan sa ngayon doon. Mahirap din. Saka kailangan din, kasi pag kinasuhan mo siya, kakasuhan din yung asawa mo. Payag ka din na makasuhan yung asawa mo. Kasi ngayon po, wala pong deportation na ano. Kasi sabi ng attorney sa akin, kausap ko sa Pilipinas, pwede daw po siya mag-report dito sa POA para ma-pailan na po yung administrative. Kami kasama sa Pilipinas. Okay. Kung napanood niyo yung video, ang case ni ate is pumunta siya sa isang officer. Nag-report siya about sa asawa niya, which is meron siyang kabit. Okay, let's be frank na nga kay ate. Or let's say sa mga OFW. Pare-pareho tayo dito, OFW, na pinoprovide lahat ng needs ng mga pamilya natin para sila maging masaya. Or let's say ano, para maiaho natin sila sa hirap. And, okay, si ate, nag-report siya sa isang officer and minention niya nga na gusto niyang ipa-deport yung kabit ni kuya, which is I don't think na magagawa or ma-actionan or kahit pa siguro ano or kahit pa siguro sa Pinas pag let's say kumuha ka ng attorney para sa mga ganung cases, maybe
maybe there's a chance. Pero dito sa Hong Kong, I don't think so. Let's say, okay, gusto ipa-deport ni ate yung kabit ni Kuya, which is, ang mangyayari niyan, pag si ate umuwi ng Pilipinas, do you think si Kuya hindi makakahanap ng iba pag ng amin replacement ng kabit? I don't think. He can still find. Like, ang daming babae dito sa Hong Kong, pero I'm not trying to, you know, to tolerate yung ginagawa ni Kuya, ha? Sa ating mga kababaihan naman, try naman, pag ang lalaki, let's say, pamilyado na, or let's say, kasama niya ng asawa niya na dito, wag naman, wag, I mean, bigyan naman natin ng ano, parang respeto, pero hindi na nga nangyari yun. Hindi ko tinotolerate yung mga kababaihan dito, pero, as much as possible, yung, alam mo yun, yung, how to say that, yung tawag, I mean, yung iniisip ng ibang lahi sa atin na we are a homewrecker. Yun ang sinasabi nila. Ako, ha, sinabi, ini-include ko na rin yung sarili ko doon. Kasi nga, Filipino ako, and like what, like, you know, yung other nationality na sinasabi nila na ang Pilipina daw is a homewrecker. So, meron kasing ibang cases, marami na kasing cases na nangyayari na yung Pilipina parang pumapasok sa isang relasyon, which is, ayun nga, may asawa yung babae, may asawa yung lalaki, may mga anak, and it happens na tayong mga Pilipina pumasok sa isang relasyon, and then at the end, nasira yung pamilya, and then of course tayo yung nasisisi. So ang nangyari, in general, gine-general ng ibang lahi, yung parang reputation ng isang Pilipina. Which is, syempre, ayaw mong maapektuhan kasi nga alam mo sa sarili mo na hindi ka ganun. Pero it happens na nga sa ating mga Pilipino, dahil nga sa case na yan, ang daming mga issue. So, ayaw natin na pati tayo, na pati yung mga matino na dadamay. So, okay, marami pa rin matitino dito sa Hong Kong. I'm not saying everyone, everybody. Marami pa rin matitino sa Hong Kong. Marami pa rin yung mga may goals na, alam mo yun, nakadirekta sila sa mga goals nila. Marami pa rin mga ganun. So, hindi ko sinasabi lahat. And then, hello! Yun na nga, and then, try din natin isipin yung maging consequences ng mga gagawin nating action. Let's say tayo, mga Pilipina, kaya tayo andito para pagtrabaho. So, ang mangyari niyan, pag tayo pumasok sa isang relationship na hindi tama, laging may consequences na kailangan nating harapin. One thing, lalo na pagkaganyan, pagka, let's say, si mistress, pumasok sa isang relasyon na si kuya may pamilya at kasama ang asawa dito sa Hong Kong, of course, si legal, magre-reklamo, magwawala yan. Hindi lang pati ang mangyari niyan, yung reputation mo, lalo na pagka nalaman niya na ikaw pala yung kabit ni kuya. Nako, ate, trust me, sa buong compound ng Pilipino, ng Filipino community, malalaman nila lahat yan. And, okay, dito sa Hong Kong, parang naging normal na yung parang sinasabing jowa mo, jowa ko. Parang yung sinasabi nilang yung isang lalaki, ang rate is like 1:10. Which is sinasabi nilang totoo. Pero, I don't think it's true. Yun ang sabi, ha, ang rate daw ng lalaki dito is 1:10. So, isang babae, isang lalaki, 10 babae. Ayun ang sabi nila. Parang meron kang pang Monday, pang Tuesday, pang Wednesday, pang Thursday, pang Friday, pang Saturday, tsaka pang Sunday. So, bongo si kuya, diba? Okay, let's, ito na nga, ate, kuya. Ikaw, kuya, wag ka kasi masyadong ano, kailangan din kasi, may asawa ka na dito, steady ka na, wag nang basta-basta ano, kasama mo naman ang asawa mo, diba? Nagagawa mo yung gusto mo sa asawa mo, tapos maghahanap ka pa ng iba. Grabe, oy. Maawa ka naman sa asawa mo, oy. Ikaw naman, ate. Pag alam mo naman kasama ng asawa dito, huwag na siya.
hanap ka ng iba. Joke lang. Hindi, ate. Hanap ka ng iba na binata. As in, binata sa Pinas at binata dito. Marami pa dyan. Hindi lang yung isang lalaki, okay? At saka kung, idadrag mo yung pangalan mo dahil lang sa ganyan, sa kabit, tapos mapapasama ka pa, tapos what if kung ma-deport ka dahil sa ginawa mong hindi tama, walang mangyari sa'yo. Tapos ang mangyari pa dyan, dalaga ka. Tapos yung lalaki is may asawa, andito pa siya. Iisipin mo na lang, ate, yung magiging consequences. May pamilya siya, paano kung masira yung pamilya niya tapos maghiwalay dahil lang sa'yo, di ba? Huwag ka na earn, ate, huwag ganoon. Masisira mo yung pamilya niya, yung anak niya sa Pilipinas, ano na mangyayari, di ba? Huwag ka na earn, ate. And then, ano pa ba? Si ate, syempre problemado sa ate. Ayaw niya ipa-deport si lalaki, si kuya. Kasi nga, pag pina-deport niya, wala daw trabaho sa Pinas. Totoo naman yun. Pasalamat ka, kuya. Kasi nga, ayaw ko ipa-deport ni ate. Pero in case ha, ate, pag pina-deport mo si kuya, pina-deport mo din si ate, ang ending niyan, magkikita pa rin sa Pinas. Of course, may airport doon, yung Philippine Airport, doon sila magtatagpo. Kumalay mo, same date pa, ang lipad nila, o di wala na. Paano na? Ano na nangyari sa'yo dito? Nga. Pero, kuya, hindi kita tinotolerate, ha? Maawa ka naman sa asawa mo, kuya. Huwag ganun. Kasama mo na asawa mo. Steady ka na, dong. Huwag nang ganun. Steady ka na kay ate. Maawa ka naman sa kanya, oy. Focus lang tayo sa ating goal and don't entertain temptation. Kasi once na in-entertain mo yun, ang mangyayari sa'yo niyan, ang ending, wale. Sa ating mga kababaihan dyan, try. Huwag kuluhin kung ano yung plano mo kung bakit ka pumunta dito. Straight ka lang. And huwag mo entertain yung mga sinasabi nilang temptation. Kasi nga, ang nangyayari dyan, mga lalaki dito, karamihan, is mga pamilyado sa Pilipinas. Kaya nila iniwan yung pamilya nila sa Pilipinas is para maghanap ng ipang susuporta nila. So, don't be a victim na din. Try not to be like that. And sa mga OFW, focus sa mga goals natin. Focus sa pamilya natin. And ayun na nga, please, kung ano yung goal mo, just walk ahead. Walk through the path. Straight path. Para huwag tayong maging biktima. Okay? And sa lahat ng mga may asawa dyan, na andito rin sa Hong Kong nagtatrabaho, let's say kasama natin yung asawa natin, try na huwag na tayong tumingin sa iba. Okay? Try na mag-stick na tayo sa mga asawa natin. Focus tayo sa mga asawa natin as much as possible. Kasi nga, isa pa, kung kasama mo na rin siya, masaya na kayo ng pamilya mo, and therefore, you provide everything with your family. I think that's okay. That could be great. Pero, yung goal natin as an OFW, we keep it like that, and we try to firm sa mga decision natin sa buhay. Basta pag andito tayo sa Hong Kong, kahit saang parte man ng mundo, kung ano yung goal natin, yun ang gawin natin. At always stick to the plan kung bakit tayo umalis ng bansa. Alright? So, go! OFW!